ng Balmon, gusto nila as much as possible maging aggressive. At the same time, etong si Light, hindi makakaporma masyado. Hirap. Maraming mga traps na kailangan niya muna dalat. So, hindi siya pwedeng mag-boost play masyado. Here we go. Oh! 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 Look at that! Caught in 4K! Meron silang instant kill potential. Parang yun yung sama ko lang pa for them. Oh. Grabe yung sigaw. Uy. Here we go. The lock in. Oh, wait, So itong siguro XP? Amon? Itong pakito XP? ay XP or oh, gold pakito. gold lane. Oh, that's right. Hindi rin natin alam eh. Or pwede, kasi yung Yujung din gina-gold lane nila minsan. So ano to? Yawi. Okay. Grabe. So dalawang umiikot. Oo. Isang Balmond at isang Digi. Nararamdaman niyo na ba yung hype? Grabe naman. Sa Dalan of Dawn. The Land of Dawn. Iba ang sigawan this time. Ayan na. Here we go. Iba ang sigawan this time ng mga teams. Echo locking in the Digi. Digi ni Hawi, pare. Parang ngayon lang ata natin siya nakita sa ganitong type ng hero na hindi nagsiset up. Kasi usually yung mga ginagamit din niya ng mga heroes, yung grabe mang poke, yung tipong yung kanyang appearance pa lang pagdating sa mapa, nakaka-apekto na sa rotation ng kanilang kalaban. So pwede... Pwede din nilang gawin yung strategy before na nagamit ni Roughly siya. But at the same time... Don't tell me, please. Yung pakita yata baka maging golden kasi never pa siyang hinawakan ni 3MARTZY para sa side na... Na gold. XP. So, hindi pa siya nagamit. Pero nagamit na siya once ni Benny as the gold. Yeah. Okay. We'll see how it goes. Okay, pero titignan natin ang kupunan ng RSG. Parang bigla silang nag-adjust with the Balmond last pick. Parang pinag-isipan nila na mabuti. We were expecting a Ling or any type of assassin. Ayun, ang daming ano. Jabomba. Trap City. Trap City nga pala to. Isipin mo, meron pa mga traps din dito na Selena. So, napakabilis kumbaga na magiging rotation dito ni Cartesi. And tama yung nabanggit natin na for Demon Kite sa hero pick, it is an adjustment doon sa naging Olus pick ng Echo. So, pantayan sila kumbaga melee versus melee. Yun ang kanilang tapatan dito in terms of the jungling hero. But yung intensity agad ng rotation, just look at that. Laban agad, oh. Laban agad, eh. Pasok agad si Light with the knock-up. Pero walang makukuha dahil mababurn ni Cartesi din ang clicker. But this is interesting, though. Yawi on the Digi plus a Selena, Selena Cartesi. Ang dalawang combo players ng kupunan ng Echo, napakadaling maland ng arrow every time tumama ang reverse time. Oo, kumbaga, yun yung, doon natin makikita yung connection na talagang pinabilib tayo nung umpisa ng Echo with these two players. Magiging difference lang is very different from the usual heroes na ginagamit nila kasi usually, di ba, set up, tapos instant burst. But for RSG, the good thing is that for Nats, sumasama agad siya doon sa mga possible na ikutan. Kanina sa may Lido Wanderer, sumalubong agad siya para ma-maximize niya yung kanyang avarice. Yeah, so I think this is good news pa din for Nats sa side ng RSG. Sila nakakalamang ng bahagya. But there you go. First blood off cam kill Hila mula sa side ng Echo. Yun yung sinasabi natin for Echo. They have to maximize the lineup that they have. Early game for sure, sila magiging aggressive. But for RSG, they're taking their time. For Demon Kite, nag-aantay lang sila ng magandang setup para sa kanya. More on AOE ang kanilang ibibitaw dito ng mga skills against Echo. Yeah, it seems like maghihintay yung RSG. Yun yung sinasabi mo dito, Chantel. Sila ang nasa mode ngayon na kung saan mag-i-invest muna na mag-i-invest. Hulog muna na ng hulog, tiis muna ng tiis. Pag tsaka nila kukuhanin. Tsaka nila kukuhanin. Pag tumasa yung value, tsaka magka-cash out because of this 1-1 pick. Pero ngayon, Turtle, sinisimula. Ay, hindi na nakapag-contest doon ang Echo on that objective.
And RSG, malinis eh. Yeah, it's so clean. Still, RSG, kahit na nalugi si Nats in the bottom lane, medyo maglulokohan yan minsan eh, yung Yuzong at saka yung Esmeralda. Pero magmamatter na dito sa tingin ko, gusto ko makuha opinion ni Wolf dito, gaano ka-importante yung traps this time? Sobrang importante to kasi it's more on vision. At alam natin yung RSG with this composition na nagkumuha sila ng Balmon, gusto nila as much as possible maging aggressive. At the same time, etong si Light, hindi makakaporma masyado. Hirap. Maraming mga traps na kailangan niya muna dalhin. So, hindi siya pwedeng mag-push play masyado. Here we go. Oh! Oh, look at that! Got in 4K! Got in 4K! Gigil si Nats! Kung kitang-kita mo, gigil si Nats! Laban kay 3MAR! Nabanggit natin kanina yung matchup between the Esmeralda and Yuzong, pero nanayeg ang lakas ng Esmeralda ni Nats. Sabi nga natin, si Nats ay makunats again against that Yuzong of 3MARTZY. Eh kung ngayon, medyo bumabagal yung kanilang rotation. Yes, they have the Selena, pero mapapansin natin yung traps nila is nakafocus dun sa may middle lane. Mm-hmm. So talagang binibigyan nila dito si ng information si Cartesi kasi kanina pa tumatalon sila. Eh, mukhang ano, mukhang info game ang gusto ng Echo, pero tiis game ang nangyayari sa RSG kahit na gusto sana nilang umangat. By the way, gusto ko lang sabihin si Eman, Corrosion Sight. Yes. Before the 4-minute mark, up against sa Paquito, nadadalian siya dito sa kanyang lane daw. Yes, for Eman, ito din yung usually na binubuo niya agad for the 1-1. And yung kinagandahan for RSG ngayon kasi hindi pa nila masyadong napupuntahan si Eman. So, ibig sabihin, continuous yung kanya magiging farm and it will be difficult for Benny QT later on kapag hindi tumamak yung mga pasuntok. May oo, mahihirapan. Naka-weakness finder pala si Eman dito. One of the first few times na makikita natin actually yung weakness finder. Yeah. Typically, naka-electro flash, di ba? O kaya naman ay weapon master. Speaking of flash, there you go. Na-flash na nga, pababa si 3MARTZY at dama mo ang gigil dito ngayon sa venue. Yowie also falling down. Gigil na din si Demon Guide. Look at that! Caught in 4K talaga! Meanwhile, si Cartesi ang maiiwan. Demon Guide nandito, slam dunk, won't hit. 2-3. Dama mo ang intensity ng dalawang kumuna na ito. Ramdam na ramdam ngayon sa ating likod. RSG, hindi magpapatinag sa naging aggressiveness ng Echo kanina. Demon Kite, napakainam ng kanyang pagkakagamit dito sa kanyang blender plus the basketball court against Echo. But first time natin nakita, ata, alam mo, ine-expect natin yung mga highlight crossover plays from both of the junglers. Pero alas parehas, ito na Alice Fury na ipapop ni Cartesi. But then again, maka-out si Demon Kite. Ine-expect ko talaga yung mga crossover moves ng junglers. Meron parehas fighter junglers sa nakita natin. Kumbaga, parang makikita natin dito talagang bakbakan. Mm-hmm. Tama ba, Wolf, in terms of the jungler? Kasi melee eh. Suntukan eh. Talaga. Mag-aabanggaan literal. And it's gonna be up to the others kung paano sila makakatulong. Katulad nung si Aqua, mamaya magiging crucial yung kanyang paggamit ng real world manipulation. Make sure na hindi siya mapipigilan ni Cartesi and siya na yung magiging equalizer. Kasi ito mamaya, sobrang malagkit na yung magigomp ng RSG. Kukuha ng pang slow si Nats, pati itong si Aqua. Both of them will get eventually yung Ice Queen 1. At parang baliwala lang din. Walang magagawa. Si Yowie, naging itlog si Yowie this time. Sumabog. Eman with the push as well. RSG, unti-unti nakakalamang, Chantel. Ngayon, RSG, nakukuha nila yung tempo against Echo. Kanina, aggressive yung kanilang kalaban. But this time, mas lumaki ang kanilang mapa. Nakasira sila ng turret sa top lane. And look at that goal, 2.3K. So medyo hindi na natin nakikita yung Echo na nagro-rotate ngayon. At napaka-tight nung laban sa may bottom lane. Nats and 3MARTZY. This is not the usual 3MARTZY. Yun nga, ina-eagles eh. Si 3MARTZY, maybe there's a reason kung bakit din confident si Nats on that Esmeralda na umalis-alis dahil lagi rin siyang nauuna sa pag-wave clear. At dahil dyan, nakakakuha ang RSG na magandang objective. Look at this. Another turtle. Ngayon, set up sa gitna. Let's see. Real World Manipulation, pinap. Pasok si Nats naman. Ultimate para sa Gigi. Pero ngayon, nasa ba ng likod? Si Benny Cutie na palalim ang RSG. Pasok this time si Light. Naging bola si Light. Ultimate for Light. Pero from behind, free hit si Eman and Nats with a kill. 1-4-1. That is the jungle Demon Kite para kay 3MARTZY. 3-5, lumalang doon
Nakuha na Dora yung RSG. Kailangan pigilan ngayon ng Echo si Nathzz. Napakakunat niya na ngayon sa ating laban. Imagine, yung Echo ang ganda ng depensa nila doon pero naipilit. Meron siyang sustain. Yes, nakuha si Demon Kai, but at the same time, they were able to take down that turret on the middle lane. Kaya naman pala, ang taas na ng gold. Napakayaman na ni Nathzz sa laban na ito. 5,500 player gold. At iba ang intensity talaga. Parang pati ako nadadami. Dito sa venue, talagang cut in 4K eh. Oo. Huling-huli sa hidden camera. Huling-huli sa hidden camera. Parang pati ako nakaabang na rin doon sa mga makikita natin mga action eh. Now, the question is, Echo, starting this game with full of traps, vision, okay, vision game, space for the Aulus. Mm-hmm. But the problem here, parang okay lang din naman daanan to ni Nathzz and everyone, especially Nathzz with the Purify. Yes. At kumukunat na din siya and slowly taking over this game away. Yep. May dominance eyes na agad dito na pinili. Hindi siya nag-Oracle first, which means na pwede na niyang tanggalin yung healing factor na manggagaling, the sustain from the fighters. Kasi puro fighter talaga yung pinipili dito ng Echo at mukhang ito talaga yung draft na gusto nilang gamitin. Plus factor lang din dito, ang daming shields from Paquito, from the Digi, di ba, kapag nag-pop siya. So, honestly, yung magandang itemization dito, I mean, not from RSG, puro kumuha lang sila ng dominance eyes. Ilagay din nila kay Kufra, pwede rin kay Balmond, in a way. Goods na! Goods na! Kompleto na eh. Matanong ko lang, no, yung Aulus, passive, naaapektuhan yun ng dominance eyes. Naso-slow yung pagkampas niya in a way. In a way, yes. Kasi hindi, yun yung maganda doon eh. Pag nag-attack, pag nag-minus attack speed ka, may mga heroes na hindi ganong kataas yung attack speed at kapag nabigyan agad sila ng isang malaking minus, biglang parang hina nila sa fights. So parang yung itemization ngayon ng RSG against Echo is, di ba sabi natin, napakabilis. Tinawag natin sila na Echo Express. Oo. Dahil dun sa mga choices of items and yung mga ipinangtapat nila ng specific heroes on their laning, napabagal yung Express na yon. At mukhang pinapabagal nga kasi we were expecting Echo to really dominate the jungle because of the traps and because of the vision. Ang sakit ng bombs, ang sakit din ng abyssal traps. You still have arrows din para sa kupunan mo. Pero na-withstand kasi yon. Parang ang nangyari, hindi lang nagpakita ang kupunan ng RSG. Plus you also have a burst ultimate mula kay Demon Kite na nag-a-act as an AOE favorite mo to Wolf, AOE Execute. Oo, AOE Execute. Ang ating lethal counter coming out from Demon Kite. And nakita natin na para din siyang, in a way, para siyang kaparis din ng Demon Slayer na pwede mo siyang pagsabayin. Pwede mo kasi gamitin yung ulti tapos tsaka magre-retry. Ah. And we saw that earlier on. Kaya nga naman ang RSG, ang ganda nung kanilang objective control. Oh, tatlo na kuha nila. Kaya pala napakabilis din talaga. Kasi kanina ko pa sinisilip ko naka-Demon Slayer si Demon Kite. Kaso hindi, naka-killing spree. Laban to. Kapag killing spree ka kasi laban siya, sumukhang ine-expect ng RSG na laban talaga. Oo. Sakto rin kasi sa lineup nila. Imagine, si Demon Kite dito, tapos si Nathzz, pumapasok lang sila, pwede may backup na agad dito. Either si Light yung mag-counter-initiate, tapos mag-slow lang dito si Aqua. So maganda-maganda yung pagkakagamit kayo ng RSG sa kanilang initial lineup. While for Echo naman, pwede din sila magkaroon ng comeback potential with this with the 3MARTZY and CarlTZY tandem pag naging maganda yung pasok nila, kumbaga. Tingnan natin. Hindi to bago para sa Echo. Nagkaroon sila ng mga ganitong situation sa kanila mga last few games. But then again, RSG, different beast din to. Pagdating sa discipline, look at that. Napakagandang push in the bottom lane. Napag-grabe na si Chantel. Oo, kasi dalawa yun for the side of RSG. Ibig sabihin, sakto yung kanilang connection kung kailan sila kukuha ng objective. Yeah. And ang ganda para sa kanila. Level 12 for both of the junglers here. First Lord of the game. Napakabilis na ng mga panira ni Eman. Here we go. Popping the target pace right now. Nathzz is here! Ooh. Popping the ultimate tatlo at dinamaan na falling star moon! Ito na rin ang real world manipulation! Super Snow! But CarlTZY going ham! With the Furies! Hammer time para kay CarlTZY! Yun pala yun! Wow! Melee rocks! From CarlTZY! CarlTZY, nakita niya doon na yung side ng RSG ay nagso-zone out or naka-focus on taking a teamfight against them. But CarlTZY, dire-diretso lang. Focus lang siya sa mga players at sa mga kalaban nila dito. At dahil doon, napakaganda na kanyang kuha. Dalawa na patay niya for RSG. Yes, nakuha ng RSG yung Lord, pero
napakabilis lang para sa kanila ng dumepensa. Medyo nahirapan ngayon ng RNG. At baliwala lang din yung kuha ng Lord. It's level 1 Lord na pinatumba lang agad ng Echo. Carl Tizzy. From Carl Tuzok to Carl Palo na yung week 3 ng MPL Season 9. Nambalos ni Carl Tizzy. Unfortunately, para kay Eman, hindi siya nakalipad dun sa moment na yun. Hindi niya nagamit yung crossbow dam kasi bigla siyang na-burst and we can see that in the replay. Finocus. Ang ganda nung ginawa ni Nats dito. Unfortunately, si Eman, tinamaan siya ng ultimate ni Carl Tizzy agad. And then just one hit of the second skill. Hindi na siya nakapag-stack and nakita natin yung damage output niya. Sobrang taas na. Nakaano rin siya dito yung Ice Retribution which also removes yung movement speed ng kanyang kalaban. So talaga nakakahabol din agad siya. That's why we saw na nalakad ni Carl Tizzy kahit nasa ilalim siya ng real world manipulation na pwedeng-pwede siyang slow ni Aqua. Dire-diretso lang. And we have to commend Yawi as well doon sa kanyang reverse time. Nakita na kanina si Nats na papunta na sa kanyang mga kakampi. Pero dire-diretso yun. Pero nga lang, speaking of diretso, kamuntikan ng dumiretso for a team. Parang delikado din, no? Kung iisipin mo, kapag nag-ultimate naman si Aqua as the Eve, napakadaling matatarget ni Carl nung Undying Fury. So masusunog si Aqua habang kumukumpas-kumpas. So in a way, this Aulus, kahit na walang dash to, pag nag-Aulus charge to, parang in a way, hindi mo rin siya makontrol eh. Hirap talaga. Lalo na ngayon, level 15, maximum na yung ultimate, which also means, para na siyang Harith yung range siya, mid-range na siya eh. Tapos ang maganda nun, malaking AOE, kasi parang yung hampas niya, medyo payon, madami pa maabot, tapos para siyang mag-splash damage. Oo. Pero Echo ngayon, medyo nakikita natin na sila naman yung nag-a-advance against RNG. Although for Aqua, nagbuo siya ng brute force breastplate, additional defense. Defense armor. Tapos makakaslow din siya ng kanyang mga kalaban. So, pabagalan na kumbaga. Parang RNG ngayon, gusto na lang mangyari is nakikita na nag-a-advance yung kalaban nila. Teka, let's take it slow. Oo, kailangan. Kalma lang muna. Kasi masyadong umaksyon din si Nathzz. Ang ganda na kasi kung ikaw ang Esmeralda, makikita mo talaga tatlo laban na to. Mm-hmm. But then again, going back to the problem, kailangan din mag-pop off ni Eman. Kailangan din mag-pop off ng crossbow dang. Yes. Still, kayang makite pa rin yung Aulus. Even yung Yuzong ay kayang makait ng isang 1-1. So, ang tanong ba, nilalagay ba ng RSG lahat ng taya nila ngayon sa 1-1 ni Eman? Ganun. Ang kailangan ni Eman dito yung Window of Nature, tapos pwede na siya pumalag kanina kasi wala, pero ngayon mukhang Echo yung mauuna. Here we go. Nakaset upan. Nilabas na yung Dragon. Real world manipulation, pero cancel! Naku po! Gardizzi pa rin with the power of the axe! Oh my! Many cuties, sumasamak-samak naman! Dalawa na naman tumasa sa side ng RSG! This is light na tumatakbo na nahabol ng Dragon! 3MARTZY Dragon Tail! Dash in! 3 heroes down for the side of RSG! Hindi nakalipad si Eman ulit! Echo ngayon, dere-derecho lang, napakabilis. Ginamit pa nila yung conceal para maabot yung mga players ng RSG and it's just them maximizing the lineup that they have. Even Yawi, hindi na siya nagpapakita para hindi na makatulong dito for Eman na makalipad. Yun nga eh, pati yung time journey is perfect. Sakto eh. Pero ang gusto ko malaman, paano na-cancel yung ultimate ni Aqua? Siguro, makikita natin mamaya, but maybe yung Petrify o kaya yung Pana. Oh. Yun yung mga potential dito na makapigil. Gustong-gusto ko ginawa ni Benicute dito. Waiting for the right moment. Siya rin yung nakagulo dun sa pwesto 1 ni Light. Yes. Nakita siya. So, Echo, gamit yung mga mobile fighters nila, hindi lahat ay nagpapakita agad. Katulad din sinabi ni Chantel. And at the right moment, dun sila lalabas. At na-punish dun yung RC. Sila yung nakakuha ng gold, pero sila na ngayon yung naghahabol. Lamang na lamang sila kanina, pero dalawang team fight lang ang kailangan. Carl, using the first skill to also get away. Wow, RSG Philippines. Sila na ngayon ang kumakambak. Biruin mo with a snap. Isang diretso lang. At saka parang nangyayari dito kasi sa Echo, particularly for Carl Tizzy, parang siyang si Super Mario na may dadaanan na speed up. Tapos after niya makuha yun, may nadaanan na star. Yan. Oh. Pagkakuha niya na star, dumiretso na agad. And that is what's been happening for Echo. Alam nila yung mobility ng kanilang lineup. So, sabi natin na more on pa-advance. And for Carl Tizzy, somehow, siya na yung nagpo-frontline for his team. So, sinasabi mo ba dito, Chantel, ang hirap mapigilan ni Carl Tizzy ngayon. Una, kaya siyang ikaitong 1-1, pero sino ang harap? Kasi, kapag ano ka, Demon Kite ka na yung hero ni Demon Kite Balmon, pati Esmeralda, gusto mo malapit ka sa Aulus. Yung Aulus, gusto niya,
Lapit ka talaga sa akin. Oo. Binibigyan talaga siya ng echo eh. Kapag lumapit siya, i-all in siya and nakikita natin natutunaw siya. Now, he resolved for two defensive items. Meron na rin siyang bloodlust axe. So, in a way, kaya niya talaga dito palalo na pag umikot na siya. Yun nga lang, yung echo, talagang ino-all in siya eh. Kapag na-reverse down nga si Demon, kahit nung sila nahihirapan. Okay, another team fight ba? Pwede mangyari. Reverse time. Ano tumama? Napagamit na lang ng needles and flowers si Emma to get out. And for that, may kita din natin yung disiplina ng Echo. Hindi na force doon yung times journey ni Yawi. So alam nila na makakapag-out pa rin sila during that teamfight. Mm-hmm. But yeah, for RSG, napakaganda nung ginagawa dito ni Aqua, which is to slow down the pacing again of Echo with that real-world manipulation. Alam kasi nila na anytime pwede mag-advance eh. Yun nga eh. Ang malupit dito, na-force nila yung real-world manipulation. Malapit na yung Lord, two Ooh. Seconds. In fact, it will be there. Yan, nag-spawn na. So, nakakalamang dito yung Echo. Olus pa rin to. In the late game, ang sakit nitong damage ito sa Lord. So, by the way, Wolf, apat ang Echo. Arrow coming in. Yun yung mga jabomba na lumalabas. Ikot para kay Demon Kai. Falling Star Moon on 2-3. Labas na ng Black Dragon. Si Medic Ultimate Chance sa ngayon. Pero sinong nasa loob? Gold Dizzy na umaapas na may kasamang Wabo. Naghiwa-iwalay na ang RSG. Tumakbo yung tatlo. Tinayuan lang sila ni Carl. Wow! Echo! Showtime Echo talaga! Ang ganda din ng pagkakatiming ni Benny Cutie. Sabi natin kanina, apat lang yung players na Echo. But at the same time, it is the connection between these players as to why naging maganda yung communication nila kung igogo ba nila yung Lord. Grabe! Kung aabot ba si Benny. Oh. And the trust is there for Echo. But for RSG, madali lang para sa kanila na dumipensa. Hindi ganun kadali para sa Echo na pumasok. Pero si 3MARTZY pumasok na. Yun nga eh. Naku, ganda pang zone. Same, lagi itong ginagawa ng Echo kapag meron silang Black Dragon. Ay, pinang-zone nila. Pasok na si Nathzz kailangan niya buhay. Pero ayun, yung power of the axe. Napakasakit pa rin ang first damage. Sa may time journey, ninat-ngat, ninat-ngat. Caught in 4K. Echo will take game one. Woo! Echo playing on a different level.